Pero alam, alam ko po, maestro, isa po akong anghel. At hindi po ako dapat nakakaramdam ng galit. Pero ano po pa talagang gagawin ko? Nathaniel, alam mo anak, eto na marahil yung matagal ko nang kinakatakutan na mangyayari. Pinangungunahan ka na ngayon ng iyong emosyon doon sa mga taong binigyan mo ng halaga dito sa lupa. Pero hindi naman po masama yung magpahalaga ng tao, di po ba? Tama, Nathaniel. Huwag lang silang maging hadlang sa mission mo. Bueno, Nathaniel. Ako ay papaalam na, Nathaniel. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat po, maestro. Galing mo po ng foundation namin, Aling Beth. Dok, may nakausap na po ba kayong abogado na may lakas loob at tulungan kami para makabuo po ng kaso laban ng kina ABL? Pasensya na mo kayo, Aling Beth, ha? Pero lahat po kasi ng abogado na nakausap ko, iisa lang ho ang sinasabi. Na kung yung video lang daw ang meron tayo laban kina ABL, mahihirapan tayo bumuo ng kaso. Kaya nga po, Dok Rachel, eh, naghahanap po kami ng abogado para mahingan po ng tulong. Hihingi kami ng tulong kung paano po makakalap ng ebidensya laban sa kina ABL. Siguro natatakot silang makaharap si Paula sa ABL. Kagaya ng ibang abogado na kausap natin, Dimas. Pwede po ba yun, Nay? Pwede po bang tumanggi yung abogado sa mga nangangailangan? Anong ibig sabihin nun? Na porket malakas at saka makapangyarihan, makakalusot na sila sa mga kasalanan nila. Mali naman ho yata na ang nananalo lang dito sa mundong to, eh yung may pera at saka makapangyarihan. Kawawa naman tayo, Nay. Kawawa naman po si Tatay. Siyempre naman, ginagawa namin ang lahat. Yes, huwag kang mag-alala. I assure you, aakit ulit ang stocks ng kumpanya, okay? Thank you. What's going on, Juan? Bumaba yung stocks ng kumpanya. Isang araw pa lang mula nung lumabas yung video na yan. Now, if this bad publicity doesn't stop, maaapektuhan talagang negosyo natin. Baka pati sales natin bumaba. But I'm sure you're doing something to prevent this from happening, right? Of course. Good. If you need anything, I'm just here. Anak! Kamusta? Di ako okay, Joshua. But hindi ako nakakapagsampa ng kaso ko na ABL. Hindi kami magiging okay. Eh, ano nang pwede ko itulong sa'yo? Oo nga, Hana. May magagawa ba kami para makatulong sa'yo? Kaya nga sumasama yung loob ko, Benjamin, eh. Kasi parang wala kaming magagawa para kay Tatay. Kami na nga yung naaagrabyado. Kami pa yung parang nanlilimos ng hustisya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lagi niya sinasabi sa inyo na maniwala lang kayo sa hustisya, di ba? Parang masarap naman pakinggan yan, Benjamin. Pero parang hindi, eh. Alam mo, Ana, patatag ka lang. Huwag ka nang malakas, Kay. Lalampasan mo din to. Naniniwala ako sa'yo. Dapat maniwala ka rin sa sarili mo, ha? Kamusta ka na? Sabi ni Nursie, may sakit ka daw. I'm not feeling well. I just need some rest. Okay, that's a good idea. Pahinga ka muna. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang, okay? Gusto naman yung panliligaw mo kay Ana. Benjamin, di ba sinabi ko na sa'yo yan? Tsaka siya na mismo nagsabi, di ba? Na hindi pa siya handa sa mga ganong bagay. Oh, siya lang naman yun, ah. Eh, dapat ikaw, tuloy-tuloy pa rin yung pagpo-forma mo. Ewan ko. Siguro nga. Pero kasi, isipin ko pa ba yun ngayon? Lalo na malaki yung problema kinakaharap ng pamilya niya.
Alam mo, Benjamin, ang gusto ko lang ngayon, matulungan si Hana. Pero di ko alam sa anong paraan. Naintindihan kita, bro. Kaya sa mga bagay na gayto, napaka-importante yan. Pag nakita ni Hana na nandiyan ka para sa kanya, malaking bagay yun. Maniwala ka. Babe, nakausap mo na ba mama mo? Hindi ko akala ay mangyayari to. Malin, Paul. Nadarating yung araw. Makikita ko si Abigail this weak. This emotional. She's not in the right state of mind. Alam ko ang ibig mo sabihin. Pati ako nagulat sa reaksyon niya. Lahat nanto dahil sa kapatid ko. Oo, naiintindihan ko siya. Alam ko kung gaano niya kamahal si Hana, kung gaano niya siya namimiss. Pero para itapon lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng meron kami, pagkatapos ng lahat ng tinuro niya sa akin, lahat ng paulit-ulit paalala sa akin, I have to be strong. You have to be strong, son. Use your mind, not your heart. Tapos ngayon siya yung nagpapadala sa emotions niya. Siya yung hindi gumagamit ng isip niya. I think it's up to you now. If hindi kaya ni Abigail gawin ang dapat niyang gawin, then you have to call the shots. Tama ka, Martha. Siguro yung paghahanda sa akin ng nanay ko, all these years, lahat yung para sa araw na to. I have to be strong. I have to be ready. I have to protect my family. At lahat ng pinaghirapan namin. Pasensya na po, ha. Alam ko pong nakausap ko na po si Maestro. At sinabi niya na po sa akin kung ano ang dapat gawin para maalis yung galit ko sa puso ko. Pero bakit po parang ang hirap pa rin po? Pasensya na po, Panginoon. Sa ngayon po, magdarasal po ako para sa sarili ko. At tulungan niyo po ako, Panginoon, para maalis yung galit ko sa puso ko. At para magawa ko yung mission ko. Para matulungan ko ang pamilya ko dito sa lupa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Maestro? Nathaniel. Miss na miss ko na po kayo, Tatay Abner. Mas sobrang miss ko kayong pamilya ko. Sigurado ko pong matutuwa silang makita kayo. Hindi, Nathaniel. Hindi ako maaari magpakita sa kanila. Ikaw lang ang makakakita sa akin. Pero kahit ganun, alam kong mararamdaman nilang andito ako. Sigurado akong mararamdaman nila ang pagmamahal ko sa kanila. Pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking
Sabi po nila Nanay Beth, siguradong may kinalaman po si Aviel at Sir Paul sa pagkamatay ninyo. Nathaniel, hindi naman tungkol sa pagkamatay ko kung bakit ako bumalik dito eh. Po? Bakit po? Nagkamali po ba kami? Wala po bang kinalaman si Aviel at Sir Paul sa pagkamatay ninyo? Ayaw niyo po ba yung hustisya para sa kamatayan ninyo? Halika nga rito. Nathaniel, may ilang sandali na lang ako bago ako bumalik ng langit. At yung sasabihin ko sa'yo at sa pamilya natin ay mas mahalaga kaysa sa pagtukoy kung sino may kasalanan sa pagkamatay ko. Ano pong ibig mong sabihin, Tatay Abner? Gusto kong malaman niyo na masaya na ako sa langit. May katahimikan at may kapayapaan. Alam ko na napupuno na kayo ng galit dahil sa natuklasan niyo tungkol sa nangyari sa akin. At natatakot ako na yung galit na yan ay manatili sa puso niyo. Kapag pinairal niyo yung galit na yan, ay baka makagawa kayo ng bagay na pagsisisihan niyo. At yung galit na yan ang magdala sa inyo sa maling landas. Ano po yung dapat po namin gawin, Tatay Abner? Dapat kayo magpakatatag. Dapat kayong magmahalan. Yung pagmamahalan na yan ang magiging sandata nyo sa mga darating pampagsubok sa inyo. Maniwala kayo at manampalataya. Dahil sa kabila ng lahat, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Believe din talaga tong pamilyang Bartolomeno. Hindi pa sila nakakakuha ng abogado. Pero parang ayaw nilang sumuko. At gaya ni Abner, hindi basta-basta susuko mga yan. Kaya hindi tayo pwede maging kampante. Sooner or later, makakahanap ang pamilya ngayon ng isang lawyer stupid enough para hawakan ang kaso nila. At Martha, ayoko mangyari yan. Alam ko na ang dapat natin gawin para masolusyonan ang problema ito. Alam na ako, Nathaniel, ha? Sige po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po yung misyon ko. Hindi po ako susuko. Yan ang gusto ko. Alis na ako, Nak. Sige po, Tay. Joke lang.
pinaginipan ko po si tatay kagabi. Anong nangyari sa panaginip mo, anak? Nakausap mo siya. Anong sabi ng tatay? Wala ho siyang sinabi sa akin, Nay. Hinalikan nilang po ako sa ulo. Ikaw din, ate. Napanaginipan mo din si tatay. Abihana, hindi lang kayo. Ate Bet, panaginipan ko rin si Bayaw. Tapos, tinapig niya yung kamay ko. Parang sinasabi niyang masaya siya para sa akin. Dinalaw tayo ni Abner kagabi. Sa panaginip ko, niyakap niya ako. Tapos pinaramdam niya sa akin at pinagbantayan niya tayo mula sa langit. Na hindi niya tayo pinababayaan. May mensahe po si Tatay Abner para sa atin. Nakausap mo si tatay sa panaginip, Nathaniel? Parang gano'n na nga po. Anak, anong sabi ng tatay mo? Anong mensahe niya? Gusto niya pong ipaalam sa atin na masaya po siya sa langit. May katahimikan at may kapayapaan. Alam daw po niyang napupuno po tayo ng galit dahil may nalaman po tayo tungkol sa nangyari sa kanya. Pero ayaw po ni Tatay Abner na yung galit yung manatili sa puso natin. Kasi daw po, kapag galit po yung pinairal natin, baka makagawa po tayo ng bagay na pagsisisihan po natin sa dulo. At baka maligaw po tayo ng landas. Sabi po ni Tatay Abner, patuloy po tayong maging matatag. Dahil na rin po sa pagmamahala natin. Patuloy po tayong maniwala, manampalataya, at huwag mawawala ng pag-asa. Kasi po, sa kabila po ng lahat, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. ABL, inform ko lang po kayo na may ilang ABL Business Club members ang nag-withdraw na ng kanilang membership. Eh, kasi daw po, di ba, yung mga nakukuhang bad publicity ng company natin, eh, hindi raw po magandang epekto sa negosyo nila. Ay, pero... Don't worry, ABL, kasi nag-set na rin ako ng meeting para po makausap nyo yung mga nag-back out, para po masabihan nyo sila na bumalik. Don't bother, nursing. Po? Don't bother, ABL? Di ba po, yun naman usually yung ginagawa natin. Kinakausap nyo sila para makumbinsin na baka sakaling bumalik. I know, nursing. Pero hindi lang ang dami ng membership ang importante sa ngayon. There are things far more important than that. Isip ninyo. Kaya Nathaniel, naisip ko yung sinabi ng Tatay Abner mo sa panaginip mo. Alam mo, tama lahat ng mga sinabi niya. Hindi tayo dapat magpadala sa galit sa ganitong sitwasyon. Opo, Nanay Beth. Nagalit din po ako. Pero nung kinausap po ako ni Tatay Abner, mas gumaan po yung loob ko. Kaya nga dapat, ganun ang gawin natin. Hindi tayo dapat magpadala sa galit at sama ng loob. Dahil kapag nangyari yon, mas lalong bibigat ang pakiramdam natin. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na titigil na tayo sa paghanap ng mustisya para sa Tatay Abner ninyo. Dapat pa rin lumabas ang katotohanan. Ano man ang kasalanan dito ni na ABL.
dapat nilang panagutan niya. Tama ka doon, Ate Beth. Kung may kasalanan sila, mas makakalusot sila. Maaari pa na itong gawin sa iba. Iyon ang hindi natin papayagan. Itutuloy natin ang laban. Itutuloy natin ang pagsampa ng kaso laban kina ABL. AVL! Who's this? This is Gustavo Palomar. We've met sa wedding ng anak ninyong si Paul. Yes, of course, I remember. I'm sorry, I got your personal number through some mutual friends of ours. Ayaw kasi idaan ang usapan natin sa mga executive assistants eh. Of course. So, how can I be of service to you? Well, I want to set up a meeting for the two of us. And the agenda of the meeting would be? Well, of course. Alam natin lahat that your company is having a huge problem. At alam mo, sa ating mga negosyante, image is of utmost importance. And clearly, hindi nakakatulong ang bad press sa image ng company ninyo sa ngayon. Mr. Palomar, I've been doing business for years. So clearly, alam ko kung ano itong sinasabi mo about preserving the image of a company. So, can we just get straight to the point, please? Well, I want to partner up with your business. Gusto ko yung tulungan sa gitna ng problema ninyo. As for the details ng partnership na ito, yun ang upuan natin. Should you be willing to meet up with me? Excuse me, Mr. Palomar. Hindi nangangailangan ng tulong ng kumpanya ko ngayon. We'll be able to survive this. We'll manage this, as we do always. Well, thank you for your honesty, AVL. Well, I was just wanting to help anyway. But, kung mabago isip mo? Nandito lang ako. My door is always open. Okay? Oh, Mr. Palomar, hindi na magbabago ang isip ko. Just as expected of you, AVL. Salamat po at binigyan niyo po kaming pamilya ng pagkakataon na makita si Tatay Abner. Dahil po doon, nakita ko po na nabuhayin po ng loob si Nanay Beth. Salamat din po pala, Panginoon. Dahil kay Tatay Abner, nagkaroon po ako ng panibagong lakas para hindi sukuan ang misyon ko dito. Maraming salamat po, Panginoon. Sir Tomas, eh, paano po ba yun? Hanggang ngayon po, hindi pa rin kami nakakahanap ng abogado eh. Gaya nga ng sinabi ko dati, hindi ganong kadali ang kasong ito. Mahirap ito. Kaya tingnan mo, kahit kayo, nahihirapan kayong humanap ng abogado. Pero paano yun? Talaga bang wala nang magagawa para dito? Oo nga po, sir. Eh, baka naman po pwede po kaming mag-file po ng statement. Gaya po dati, hindi po ba pag nag-file po ng kaso, eh, automatic po mabibigyan na po kami ng abogado. Hindi naman ganong kadali yun, Dimas. Eh, sa fiscal sa office pa lang, hindi na makakapas ang kaso ito. Wala na ba talagang magagawa? Meron pa, Mrs. Attorney Francisco Lucas. Sir, ako nang bahala rito. Tapos na ang problema nyo. Nandito ako para tulungan kayong pagbayaran ng taong pumatay sa asawa ninyo.